si Jesus sa bahay ni Simong Pariseo. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan ng Mangyaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong na sa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Na makita ito ng Pariseong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, "Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang umihipo sa kanya, isang makasalanan." Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, "Simon, may sasabihin ako sa iyo." Sumagot siya, "Ano iyon, guro?" Sinabi ni Jesus, "May dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa namay 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang?" Sumagot si Simon, "Sa palagay ko po'y ang pinatawad na malaking halaga." "Tama ang sagot mo," ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahira niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal sa na ipamamalas." Saka sinabi sa babae, "Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimula magtanong sa sarili, "Sino ba ito? Pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan." Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaong ka at ipanatag mo ang iyong kalooban." Hello, hello, hello! Mga bata, kumusta kayo? Siguro masayang-masaya kayo ngayon. Excited ba kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos? Excited ba kayo sa paggagawa ng inyong mga arts? Mga artworks? Excited ba kayo? So dapat tayo ay energetic. Dapat tayo laging masaya. Dapat ang mga bata laging enjoy, nag-e-enjoy sa kanilang buhay. Lalo na pag nakikinig ng salita ng Diyos at pag nakikinig ng story, okay? Handa na ba kayong makinig ng story? Pero bago yan, mag-roll muna tayo. Mag-check muna ako ng attendance. So, sasabihin ninyo, tataas ang inyong kamay o sasabihin nyo, present pag kayo ay nariyan at nanonood. Okay? So, kung hindi ko mabanggit ang inyong pangalan, sorry. Pero yung mga nakalista dito ay aking babanggitin. So, sasabihin niyo present! Okay, ang unahin natin ay taga Nagkarlana. Diba si Jedi? Say present! Okay. Nariyan din ba si Tamtam? Present! Okay. Si Lennon? Nariyan ba si Lennon? Nariyan ba si Joshua? Si Aki? Nariyan ba si Aki? Si Justin? Nariyan din ba si Justin? Si Harvey. Say present, ha? Si Kurt. Si Reza. Nariyan ba si Reza? Nasabi ko na ba si Joshua? Okay. Next ay sa San
Gabriel. So, kung meron akong hindi nabanggit, sa susunod, babanggitin kayo ng mga teachers. Okay. Sa San Gabriel naman, hindi ako kilala ng mga taga San Gabriel. Minsan lang nila ako nakita doon. Twice. Kumusta kayo mga taga San Gabriel? Sana ay masaya kayo dyan. At nag-iintay sa lesson ngayong hapon. Okay, nariyan ba si Kimberly? Present. Nariyan ba si Sabria Jane? Si Alicia Yvonne? Si Benice Jerica. Okay, present. Say present ha. Si Aaliyah. Si Ia Nicole. Si Stephanie. Sino pa? Si Veronica. Ganda ng spelling ng Veronica. Si Daniel or Daniel. Si John Axel. Si Gian Carlo. Oh, meron pa ba? Ako hindi nabanggit. Next time, babanggitin kayo pag wala kayo sa aking listahan. So ngayon, dadako naman tayo sa mga taga San Pablo. Okay, ready na ba mga taga San Pablo? Okay, andyan ba si CJ at si Alexa Tanyo? Say present. Pag wala absent, si Elisha. Elisha, nanonood ka ba? Okay. Nariyan ba si Shekinah? Present! Hello, Shekinah! Nariyan ba si Chanel Lorraine? Andyan din ba si Brianna? Si Trent? Hello, Trent! Kuya Trent! Si Ace? Si Abigail? Okay. Sino pa ba? Nariyan ba si Jeremy? Sino pa? Okay. Yung mga taga San Benito, andyan ba lahat? Nanonood ba kayo mga taga San Benito, mga pamangkin ni Joanne? Yung pamangkin ni Ella May, anong pangalan no? Nabanggit ko ba? Okay. So, kung hindi ko nabanggit kayo, sorry. Sa susunod ay babanggitin na kayo ng teacher na susunod. Nakatayo na ba tayo mga bata? O tayong yumuko, pumikit, at manalangin. So, repeat, Teacher Jabez. So, kung ano sabihin ko, ipagpe-pray niyo din. Okay? So, let's start. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon na ito na muli kami ay magkakasama upang sumamba sa inyong pangalan. Samahan niyo po kami sa araw na ito at sa lahat ng aming gagawin, kayo ang mabigyan ng karangalan. In Jesus' name, Amen. Hello, hello, hello mga bata! Kumusta na kayo? Sana ay kayo masaya sa araw na ito. So ngayon, today is November 1. Okay, so tapos na ang October, kaya November na. Okay, tanong ko lang sa inyo, sino ang mga may birthday ng November? Taas nga ang kamay na may birthday ng November. Oh, ang daming may birthdays. Yes, yes, yes. May birthday ba dyan? Okay, so pag may birthday, anong ginagawa natin sa may birthday? Oo, inaawitan natin ang happy birthday. So, kung mayroong may birthday diyan sa inyong katabi dyan, awitan natin ang happy birthday. Okay, 1, 2, ready, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Batiin nga natin ang ating mga katabi na may birthday ng happy birthday. Okay, so hindi lang natin aawitan ang mga may birthday, ipagpe-pray din natin sila. Okay, handa na ba kayo? Magpe-pray tayo sa mga may birthday? Sige, let us close our eyes. Okay, let's pray.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buwan ng November. Salamat po sa mga may birthday ng November. Dinudulog po namin sila sa iyo. Nawa, patuloy mo silang kalingain. Patuloy na iparamdam mo sa kanila na they are special sa iyong harapan. Nawa, maging masaya po sila sa kanilang mga kaarawan. At nawa, patuloy mo silang bigyan ng katalinuhan sa kanilang pag-aaral. Maging mababait sila at masunurin sa kanilang mga mami at daddies. At sila ay anuman ang kanilang kahilingan ay ipagkaloob mo po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tinitiwala namin sa iyo ang buhay ng mga batang ito na may kaarawan sa buwan ng November. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy birthday to you all. So ngayon, bilang ating announcement ay ang ating pong kids online worship service ay ginagana po tuwing every other Sunday. So ngayon, November 1, ang sunod nating service ay November 15. Then pagkatapos ay November 29 at 1 p.m. Kailan nga? November 15 and November 29 at 1 p.m. Okay. So, para po ma-check ang attendance ng mga nanonood, dapat ay nagsusulat kayo ng pangalan doon sa FB Live ng Kids Online Worship. Okay, mag-picture kayo at picture nyo ang isend nyo doon sa page ng Gospel Coalition Church doon sa FB Live ng Kids Online Worship Service. Sa mga hindi naman po nakakapanood pa ng ibang mga unang ipinalabas, pwede po kayong manood sa page ng at Gospel Coalition Church. Pwede po nating balikan yon yung mga hindi pa natin napapanood. O, malinaw na po ba? O, kung hindi po tayo nakakapanood pa, meron naroon po yung pwede po nating panoodin. Pwede po nating i-search yung sa Gospel Coalition Church, yung FB page ng ating church. So, mapapanood ninyo, hindi nyo sasabing hindi kayo nakapanood. Okay? Sana lahat kayo ay makapanood ng lahat ng ating mga Bible lessons noong nagsimula ang ating kids online worship. Okay, children? Maasahan ko ba? Okay, bye! See you later! God bless everyone! Hello mga kids! Kamusta kayo dyan? Okay pa ba kayo? Yan, so tandaan niyo pa ba kung sino ako? Yan, so ako si Teacher Chavez. Sa hapon na ito, tayo ay kakanta, sasayaw, makikinig ng salita ng Diyos, at gagawa ng activity. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, sabihin mo sa katabi mo, tayo nang tumayo, tayo maging masigla, dahil tayo ay mananalangin at sasayaw. Yan! Ngayon naman, tayo ay sasayaw at kakanta. Handa na ba tayo? Okay. So, ang title ng ating sasayawin ay I Have Decided to Follow Jesus. Sa Tagalog, ako ay nagdesisyon at pinili kong sumunod kay Jesus. Sino dito ang gustong sumunod kay Jesus? Sino dito ang nagdesisyon na susunod ako kay Jesus? Kasi ako man? Yan! So, ating ipapahayag sa hapon na ito na tayo ay sumusunod at susunod kay Jesus. So, ang step ng kantang ito ay ganito. Ganito lang natin ating kamay. I have decided to follow Jesus. Yan, ganyan lang. Dali lang, diba? I have decided to follow Jesus. Yan. Ganyan lang. Sunod ay o yan. O di sumunod na tayo.
Sabi dun sa kanta, no, no turning back. Yan. So, ibig sabihin, kapag sumunod ka na, huwag ka nang lilingon ulit pabalik. So, ibig sabihin, hindi ka na aatras. Hindi na magbabago ang isip mo. Okay? So, no turning back. Meron pa. Dahil ikaw ay nagdesisyon at pinili mong sundin si Jesus, meron siyang binibigay. Tatlong bagay. Una, nagbibigay siya ng hope. He gives hope with each new day. So, pag-asa. Diba sa panahon na ito na may virus, pandemic, minsan na napanghihinataw ng loob kasi lumalungkot yung magulang nyo, kaya yung lolo't lola nyo kasi baka yung iba nawala ng trabaho o kaya nabawasan ng kita. Kaya diba, minsan hirap tayo sa pera, hindi agad tayo makahingi ng pera kay mama, kay papa, o kaya hindi natin mapabili yung mga gusto natin kasi nga medyo taghirap sa panahon na ito. Pero alam niyo ba, pagka tayo sumusunod kay Jesus, binibigyan niya tayo ng pag-asa sa puso, kaligayahan. Yan, so masaya ka kahit anong meron ka. Yan, so sabi doon, He gives hope with each new day. Sa bawat araw, nagbibigay ng pag-asa si Jesus. Pangalawa, hindi lang pag-asa, kundi liwanag. Sabi dito, He lights my path for a longer way. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng kaliwanagan sa ating pupuntahan. So, nalalaman natin ang tama at mali. Yan, kapag sumusunod ka kay Jesus, doon ka lalakad sa tama. At hindi lang yon, malalaman mo, yan, sa pamagitan ng salita ng Diyos, pag nakikinig ka ng Bible, yan, di ba nagtuturo tuwing hapon? Tuwing every other Sunday? So, sabi doon, I will go wherever He leads. So, pupunta tayo kung saan man gusto tayong papuntahin ng Diyos. So, handa na ba kayong sumayaw at kumanta? I-declare na ang Panginoon natin ay si Jesus. So, huwag nating gagayahin. Mamaya ang ituturo ni Teacher Neri. Merong isang lalaki na binili niya ay ang sumuway, kaya may napahamak. Pero sa awitin ito, ang pipiliin natin ay si Jesus. So, handa na ba kayo? Sasabayan na natin ang kanta. I'm gonna follow Jesus.
Yan, ano ba ang kasalanan? Alam niyo ba kung ano ang kasalanan? So, ang kasalanan ay ang pagsuway sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, pagsuway. Nagkasala na ba kayo? Sino dito ang hindi nagsisinungaling? O, lahat tayo, nagsisinungaling tayo, di ba? So, sino dito ang kumukuha ng pera sa bulsa ng kanyang daddy? Sino yon? Sino dito ang kumukuha ng paninda ng kanyang mami o kanyang kanyang lola? Sino kumukuha sa tindahan? Sino? So, kasalanan yon. So, isa sa kasalanan yung ganon, yung ikaw ay kumukuha ng pera sa bulsa ng daddy na hindi alam ni daddy. Kumukuha ka, nagsisinungaling ka, kumukuha ka ng tinda, hindi alam ni Lola. So, isa yon sa mga kasalanan na ating ginagawa. So, ngayon, ang aking kwento sa inyo tungkol sa pagsisinungaling. Okay, ready na ba kayong makinig, mga bata? Oh, ready na, tahimik na, huwag na maingay, huwag na magpulbitan. Makinig na lang kay Teacher Neri. O, ako nga pala si Teacher Neri Dizon. May nakita ko sa listahan, may Dizon din. Dizon ako, si Kimberly Dizon. Baka kayo kamag-anak namin. Okay. So, magsisimula na tayo sa ating story. Ready na ba kayo makinig sa story? Oh, ready na! So, ready na rin ako mag-kwento. Okay, ganito ang kwento natin. Ang pamagat ng ating kwento ay hindi maitatago ang kasalanan. So, lahat ng kasalanan natin, hindi natin maitatago. Kahit magtago tayo, ay hindi natin maiitago ang ating kasalanan. So, matatagpuan natin yung story sa Joshua chapter 7 sa Bible. Okay? Ready na ba makinig? Okay, magsisimula na. Sa pangunguna ni Joshua, pinasok at sinakop ng Israel ang bayan ng Jericho. Sinabihan sila ng Diyos na huwag kukunin anumang bagay dito tulad ng ginto, tanso at bakal. Bawal kumuha upang ihandog sa Panginoon. So bawal, anong bawal? Bawal kumuha ng ginto, ng tanso at bakal para ihandog sa Panginoon. Kapag nilabag nila ito o kapag nilabag ito ng sino man o kapag may hindi sumunod sa kanila, susumpain ng Diyos ang buong kampo ng Israel. So kapag hindi kayo sumunod, kapag hindi sinunod yung utos na yon, ay anong gagawin? Susumpain ng Diyos ang Israel, ang buong kampo ng Israel. So, sumunod ang lahat. So, sumunod ang lahat sa utos na iyon, maliban sa isang lalaki. May isang lalaki na hindi sumunod sa pinag-uutos. Ang pangalan niya ay si Achan. Si Achan ay hindi sumunod sa pinag-uutos. Palihim siyang kumuha ng magagarang damit, ginto, pilak at itinago ang mga ito sa kanyang tolda o sa kanyang tent. Akala niya walang nakakakita sa kanya at walang nakakaalam ng kanyang kasalanan. So, yun ang akala niya. Sumunod sa Jericho ay ang bayan ng Ai. Napakaliit lamang ng bayang ito, subalit sila ay natalo dahil sa kasalanan ni
Ekan, 36 na kawal ang namatay sa kanila. So dahil sa kasalanan ni Ekan, ay natalo sila. 36 na kasamahan ni Ekan ang namatay. Okay, so lubhang nasaktan si Joshua at tinanong kung bakit hindi sila tinulungan ng Diyos upang magtagumpay. Bakit kaya kami hindi tinulungan ng Diyos? Bakit kaya may namatay? Bakit kaya ganon? Ipapaalam ng Diyos kay Joshua kung sino ang sumuway kinabukasan. Kasi sinabi ng Diyos sa kanya na may kasalanan sa kampo. May nagkasala sa kampo, Joshua. At ipapaalam ng Diyos kay Joshua kung sino yung sumuway, kung sino yung nagkasala. Kinabukasan, sasabihin ng Diyos kay Joshua kung sinong nagkasala. Kaya sila ay may mga kasamahan na namatay. Kinaumagahan, ang bawat tribo ay iniharap kay Joshua. Ipinakita ng Diyos na si Ekan ang kumuha ng damit, ginto at pilak. At ang mga ito ay nakatago sa kanyang tent, nakatago sa kanyang tolda. Tiningnan ng mga kawal ang loob ng tolda. So lahat-lahat tiningnan nila. Naku, tiningnan ang loob ng tolda. At natagpuan nga nila ang mga ginto, damit at pilak na kanyang ninakaw, na kanyang kinuha. Okay? Dahil sa kasalanan ito, dahil sa kasalanan ni Ekan, si Ekan at ang kanyang pamilya ay pinagbabato. Masakit yun, di ba? Pag pinagbabato ka, ang sakit noon. At sila ay nangamatay. So, sa pamamagitan ng pagbabato, siguro ang daming kababato ng mga tao, ano, ay namatay ang buong pamilya ni Ekan. Ang sakit noon, di ba? Biruin nyo, namatay. Doon lamang nawala ang galit at sumpa ng Diyos sa Israel. So, doon lamang nawala ang sumpa ng Diyos sa Israel noong mamatay ang buong pamilya ni Ekan. So, makita natin na pag ikaw ay nagkasala, mayroong parusa, di ba? Kaya gusto nyo ba kayo magkasala? Gusto nyo ba? Okay, gusto nyo ba kayo maparusahan? Hindi, di ba? So, hindi ano iwasan, dapat iniiwasan natin ang kasalanan para huwag tayo maparusahan. So maganda ba yung kwento, mga bata? Naunawaan ba ninyo yung kwento ni teacher tungkol sa kasalanan? Sana naunawaan ninyo na ang kasalanan ay walang magandang na idudulot, walang magandang na ibubunga sa bawat isa sa atin. Pag tayo gumawa ng kasalanan, talagang tayo'y parurusahan. Di ba? Pag tayo nagkasala, pinapalo tayo ng mami at daddy. Sino dito ang pinapalo ng mami at daddy pag nagkakasala? Taas sa kamay. Sino ang kinukrop? Sino ang tinatali sa puno? Ay, wala namang ganun. So, ang kasalanan ay laging may kaparusahan. Tanong ako sa inyo bilang review sa ating lesson sa araw na ito. Okay. Unang tanong. Okay. Ipinahintulot ba sa Israel ang pagkuha ng mga bagay sa Jericho? Ipinahintulot ba na okay kahit ano pwede ninyong kuhanin dyan? Walang magagalit sa inyo. Ipinahintulot ba? Ano ang sagot nyo? Hindi. So, hindi ipinahintulot na may ipinagbawal kasi na bawal ang kumuha ng mga gamit, mga ginto, mga damit doon. So, bawal ang sagot ay hindi po. Okay, tama ba yung sagot? Very good. Okay, number 2. Sino ang sumuway sa Diyos? Sino ang sumuway sa Diyos? Naalala niyo ba kung anong pangalan ng lalaki na sumuway sa Diyos? Sino kaya? Jedi! Kilala mo ba yung lalaki? O, si ano? Si Trent. Anong pangalan ng
ng lalaki. Ay, no, sorry, Kiel, hindi kita nabanggit kanina. Si Kiel Gutierrez nga pala ay nanonood din. Sorry, Kiel. Okay, nakakalimutan ko, wala sa aking listahan. Shout out kay Kiel! Sorry, Kiel. Okay, so ang lalaki nagkasala. Sino, Kiel? Sino? Si Akon. Ang pangalan ay Akon. O, nakasagot si Kiel. Ang galing. Okay. Okay, so, ikatlong tanong. Ano ang nangyari dahil sa kasalanan sa loob ng kampo? Ano ang nangyari dahil sa kasalanan ni Akon? Anong nangyari? Sino may alam? Anong nangyari? Okay, tama. Sino yung sumagot? Very good ka. So, si Akon at ang kanyang pamilya ay pinagbabato. Sila ay pinagbabato hanggang sa mamatay. Okay, sila ay pinagbabato. Gusto niyo ba kayo mabato rin? Gusto niyo ba? Ayoko. Okay, so tunay na pagka ikaw ay nagkakasala ay talagang may parusa. So may kabayaran ang kasalanan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay, sabi dun sa verse, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. So yan ang ating memory verse mamaya. Kaya maghanda na kayo, tayo kakanta uli ng memory verse. So, nagustuhan nyo ba ang story na Teacher Neri? Okay, maraming salamat sa susunod muli. Sana ay nag-enjoy kayo ng panonood at pagsamba sa ating Panginoon Diyos na buhay. See you later sa memory verse. God bless! Okay, ngayon naman, dadako tayo sa ating memory verse. So, last time, di ba, ang nagpakanta ako ng memory verse at sana ay memorize pa rin ninyo ngayon, hanggang ngayon yung memory verse na itinuro ko last time. So, ngayon, ang ituturo ko naman ay Romans verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay, para ma-memorize muli natin, aawitin uli natin. So, tuturo ko sa inyo yung song. So, ganito yan, ha? For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Maganda ba yung kanta? Okay, sige, ating kantahin ng may action. Okay. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Isa pa! For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. O, memorize nyo na ba? Sana na-memorize. So, sa araw na ito, ang ituturo ko ay galing sa Roma 6. 23. Sabihin nyo nga, Roma 6:23. So, ito ang sabi dito sa memory verse. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Wow! Diba ang kasalanan, pwede itong magdulot sa atin ng kapahamakan.
Pero, mabuti ang Diyos. Meron siyang regalo. At yung regalong ito ay maaaring magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Kristo. O kayo nga? O, tinignan natin kung nasa ulo natin. O, sabayan nyo. Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Gawa ba? Roma 6:23. Okay, sige. Mga bata, sana next time ay patuloy na manood tayo ng ating online worship at mag-memorize ng verse. At alam ko, ka-excited na kayo sa paggawa ng arts. Pag magtuturo si Ate Javis ngayon na mag-arts kayo ngayon. So, sana ay makasunod kayo sa kanyang gagawin. At enjoy na enjoy ang mga bata. Alam ko, enjoy na enjoy ang mga bata pag nagagawa ng arts. Diba, mga bata? Okay, mag-arts na kayo! Sige tayo na mag-closing in prayer. Lord, salamat po sa oras na ito, sa mga ginawa po namin sa hapon na ito, sa aming awitan, sayawan, pakikinig na inyong salita, memory verse, at sa ginawa naming activity. I pray na ang mga batang ito ay hindi malimutan ang kanilang natutunan sa hapon na ito at ma-apply nila sa mga susunod na araw ng kanilang buhay. Nawa po, makasama po namin muli sila sa mga susunod pang service. In Jesus' name, so sana marami kayong natutunan kay Teacher Nery tungkol sa kasalanan, sa pagtatago ng kasalanan. So ngayon naman, ang ating gagawing activity ay related sa tinuro ni Teacher Nery. So gagawa tayo ng isang tent. O, tandaan niyo ba kung ano ang ginawa ng tent? Ay, wala pa ang ginawa ang tent. Ano ang ginawa sa tent ni Aika? So, yung tent, doon niya tinago yung kanyang kasalanan. So, kaya, ngayon gagawa tayo ng isang tent para maalala natin na huwag nating gagayahin ang ginawa ni Aika. So, kailangan natin ng walis tingting. Apat na piraso na magkakapareho ang size. Kaya dapat ay puputol kayo na pare-parehos ang haba. Okay? So, walis tingting lang. Madali yan natin. Sunod, kailangan natin ng papel na hugis square. So, dalawang square na papel at isa pang papel na ating titiklupin. Square din siya. Yan. So, titiklupin natin siya mamaya. Bunting, so kailangan nagpatulong tayo kay tita, ate, mama, papa para sa paggamit ng bunting at saka tape. And then, wala kasi akong color dito sa bahay. So, kung may color kayo dyan, pang kulay, pang design. So, gagamitin natin yan mamaya. Okay? So, handa na ba ang ating mga materials? So, ready na tayo. Sisimulan natin dito sa apat na stick. Itong apat na stick yan. So, meron ako isang papel dito na titiklupin ko. 1, 2, 3. Tatlong tiklop. Bago, hahanapin natin yung gitna. At gugupit tayo ng maliit na butas. Kung saan,
kasya dapat pag nilusot ito. So, mga ganito. Ganito kalaki dapat. Magugupit na si Teacher Davis. Ayan. So, naggupit ako ng butas. Yung butas na yan ay ilulusot natin itong apat na stick na magkakasama. Okay? Yun, kasya. Kita ba? Nagkasya yung buta. Yung apat na stick sa butas. So, huwag masyadong malaki yung butas para hindi mahulog. So, ang gagawin natin, itong papel na ito, na square, ay ganito ang gagawin natin. So, itong apat na stick ay bubukahin lang natin ng ganito. So, sunod ay, kita ba? Yan natin sa apat na corner, lalagyan natin ng tape bawat dulo. So, ito, meron akong ginupit na tape. So, dito sa dulo, ay lalagyan lang natin ng tape. Sunod ay itong kabila. Ayan. Pwede nyo dagdagan pa ng tape yan pag natatanggal. Sunod ay dito naman sa kabilang dulo. At ganyan din sa kabilang dulo. So, pwede nyo pang katibayin ng yung mga dulo ng tape para hindi siya matanggal. So, yun na. Meron na tayo. Meron na tayong isang tent. Ngayon, yung tent na yan, di ba, dun sa pinag-aralan natin, ay dito daw itinago yung mga pinagbabawal na gamit na, na hindi dapat idinala. Yung ginto, pilak, yung mga mamahaling damit. So, di ba, bawal daw yung ilagay sa tent. Pero ang ginawa, itinago. Kaya sila ay natalo sa labanan dahil sa itinagong kasalanan. Pero ngayong panahon natin, wala tayong tent. Pero alam niyo ba, mga bata, tayo minsan nagtatago din tayo ng kasalanan. Wala man tayong tent, pero tayo merong puso. So, gagawa tayo ng puso gamit itong aking square na papel. So, minsan, tinatago natin sa puso natin ang kasalanan. At doon, nakakapagsinungaling tayo. Akala kasi natin, pag nasa sarili lang natin yung kasalanan, hindi malalaman niyo man. Pero ang Diyos, nalalaman niya ang kahit anong ginagawa natin, nasa isip at nasa puso natin. So, yan yung puso natin. So, yung puso natin, parang tent. Kung saan, doon natin tinatago ang ating kasalanan. Pero, sabi nga, sa ating memory verse, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, bagamat ang puso natin
pwede natin pagtaguan ng kasalanan. Pwede rin itong baguhin ng Diyos. Okay? So, ito, ilalagay natin dito. Pero bago natin ilagay, mga bata, kukulayan nyo ito ng kula. O kaya, pwede sulatan nyo ng kung anong gusto nyo i-design. Okay? Pero ilalagay nyo dito ay heart or kaya puso. Siya naman, pag nalagyan nyo na siya ng design, nakulayan nyo na kung ano gusto nyo yung design, ilalagay nyo naman dito. Ayan. So, didikit natin dito gamit ang tape. So, yung tape, yan. Pwede nating ganito ang gawin. Yan. Para gagawin natin, didikit natin dito sa stick. Siya naman didikit natin yung card. Yan. Sunod yung isa naman. Ganun din. At ating bibibilo. Siyang ididikit sa likod. Para dumikit yung heart. Para tabingi. Yan. So, hindi na ba tabingi? Yan. Okay. So, ganyan ang magiging finish product. So, may ginawa pa akong isa. Ito pa yung isa, oh. Yan. Yan ang ating puso. Pag makikita natin yung tent na to, dapat ang maalala natin ay kapag nagtatago ng kasalanan, pwedeng mapagusahan. Pwedeng mapahamak. Okay? Kaya dapat huwag natin gagayahin yung itinuro ni Ate Neri na nagtago ng kasalanan. Hindi niya sinunod ay ang utos, sumuway siya. Okay? Kaya dapat yung pinanta natin kanina, I have decided to follow Jesus. Okay ba? Okay.